At ayun na nga. Ngayong araw nga ay mga ngapit barangay na naman tayo. Dahil nga napakahaba na ng buhok nga nitong si Totoy. At bukas nga ay may pasok siya, kaya naman talagang kahit na ambon ay umalis na kami. Pagkarating pa nga lang namin dito ay umupo na siya ng kanya. Talaga naman excited magupitan. Kasama na din namin dito ang classmate at pinsan niyang si EJ. Talaga namang hindi na sila mapaghiwalay. Natatawa nga ako dito kay Totoy dahil nga habang ginugupitan ay nakangiti. Dahil nga nakikiliti daw siya. Ma-share ko na nga lang din sa inyo na hanggang ngayon na hindi pa rin ako makapaniwala na nagkalalaki na ako. Dahil nga alam nyo naman na ang una at pangalawa kong anak ay babae. Noong unang ultrasound ko nga dito kay Totoy ay 80% na babae daw. Kaya naman medyo nalungkot talaga ako. Dahil nga ako ay cesarean at hindi nga uso sa akin ang more chances of winning. Kapag cesarean daw kasi ay hanggang 3 lang. Kaya naman, akala ko talagang magiging Tres Marias na lang sila. At nung ikawalong buwan ko nga na nagpa-check up ulit ako, ay lalaki na ang lumabas. Kaya naman, habang inu-ultrasound talaga ako nun ay napaiyak na ako bigla. Habang ang naiiyak ako ay napasabi pa ako sa OB ko na wala nang bawian. Totoo yun guys, napasabi talaga ako sa kanya na doko lang na pong bawian na. At sumagot naman ang aking OB at ang sabi niya ay, opo mami, 100% na po may lawit ito. Kaya naman, thank you Lord po talaga dahil sa huling chance ko para magkaanak ay nagkalalaki na ako. At ayun na nga, totoo po ang chismis na hindi na ako magkakaanak. Pero natapos nga lahat ng kasiyahan ko. Dahil nga nung pinanganak ko siya ay nagka-problema pa kami. Pagkatapos ko nga operahan sa kanya ay makalipas lang na ilang oras ay nagising na ako. At nung oras na yon ay hinahanap ko na siya. Medyo kinakabahan na nga ako dahil dun sa una ko naman dalawang anak ay pagkagising ko ay naandun agad sila sa tabi ko. Nung tinatanong ko pa nga lang si Juan kung nasaan ang anak ko ay naiiyak na ako. Sumagot na lang siya na may problema kay baby at kailangan siyang i-confine sa NICU. At grabe talaga yung pakiramdam ko dito. Parang guguho na yung mundo ko. Halos isang linggo din siyang na-confine. At buti na nga lang daw at naagapan dahil kung hindi ay mawawala ang aking baby. Kaya naman, simula nang lumabas itong si Totoy sa akin ay hinding-hindi na talaga ako nagtrabaho. Nag-focus talaga ako sa kanya simula nung baby kung maaari nga ay 24/7 para lang hindi bumalik ang sakit niya. Tapos nang hanggupitan itong si Totoy at si EJ, kaya naman pauwi na kami. At habang pauwi nga kami ay biglang lumakas ang ulan. Naisip na nga din namin na Juan na bumili na din ng merienda para naman sa dalawa kong batang naiwan. Itong Loming Batangas na nga lang ang aming iuuwi para na masakto sa panahon. At habang nag-iintay nga kami maluto ang Lomi ay nakita naman ito ni Juan. Kapag may mga ganitong street foods nga ay suka lang naman ang habol ni Juan. Ganyan na ganyan niya ang gusto niya, yung maraming sili. Kaya naman napabili na siya ng worth 20 pesos. Abay syempre hindi ako nakalimutang abutan. Minsan talaga, sausawa lang ang pinaka-isa sa mga hinahanap ng mga bumibili ng street foods. Dahil nga, pag masarap ang sausawan ay mapapabili talaga ng tinda. Tapos na nga maluto ang in-order namin Lomi, kaya naman pauwi na kami. Pagkarating nga namin dito sa bahay ay tinawag ko na ang dalawa ko pang anak. Dahil nga sabay-sabay kaming kakain. Napansin ko nga itong chicharon at talaga namang aapat na lang ang laman. Isang mapagpalang araw na naman ang lilipas. Kaya naman, thank you Lord sa araw na ito. Salamat po sa panonood. Bye!